isa sa mga hinahangaan na aktres ng kanyang henerasyon, ang The Optimum Star na si Claudine Barreto. Naging kontrobersyal ang kanyang mga naging karelasyon at mga lalaking naugnay sa kanya noon. At kamakailan ay may na-issue na may bagong pag-ibig daw si Claudine. Narito ang listahan ng mga lalaking na link sa kay Claudine noon at ngayon. The Philippine Showbiz List presents mga lalaking na link kay Claudine Barreto. Yasser Marta. Kasalukuyang nalilink ngayon si Claudine sa 27-year-old Sparkle artist na si Yasser Marta. Si Claudine at Yasser ay co-stars sa GMA7 TV drama series na Lovers and Liars. Si Yasser ay isang singer, actor at model na mula sa GMA all-male group na 1UP. Siya ay half Filipino at half Portuguese. Ginagampanan niya ang karakter ni Caloy, isang newbie architect sa real estate company na pagmamay-ari ng karakter ni Claudine si Via. Sa kwento ay magkakaroon ng illicit and secret affair si Caloy kay Via. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens ang episode 12 ng naturang serye kung saan may kissing scene sina Claudine at Yasser. Dahil sa kanilang natural na chemistry, hindi maiwasan ng mga manonood na kiligin at iship ang dalawa dahil pareho namang mga single at walang karelasyon ang mga ito. Atong Ang, naintriga naman na may relasyon daw si Claudine at ang businessman na si Atong Ang noon. Pero agad naman itong itinanggi ni Atong at sinabing professional lang daw ang relasyon nila ni Claudine dahil tinutulungan lang niya ito sa isang problema nitong legal. Jinggoy Estrada. Pati ang senador na si Jinggoy Estrada ay na-link din kay Claudine. Ayon sa aktres, nagsimula ang lahat isang party na pinuntahan nila ni Raymart na ini-host ni Jinggoy. Binigyan lang daw niyang ibang kulay ng mga tao ang pagkikipagkaibigan ng senador sa kanila ni Raymart noon. Mikey Arroyo. Noong 2012, nakita umano na magkasama si Claudine Barreto at Mikey Arroyo sa Pampanga. Si Mikey ay ang anak ni former President Gloria Arroyo. Ngunit ayon naman sa isang source, maaaring ang pagkikita nila ay may kinalaman sa isang relief operation na isinagawa sa nasabing lugar. Ngunit batay naman sa pahayag ng ibang source, noong kasama ni Claudine si Mikey, tumawag ang asawa nitong si Raymart na nagtatanong kung saan si Claudine. Ayon sa ulat, hindi nakausap ang aktres at sa halip ay nakapag-usap lamang siya sa isang kasama o alalay na kanyang asawa. Martin Castro. Ang restaurateur and entrepreneur na si Martin Castro ay iniugnay noon kay Claudine habang nagsasama pa sila ng asawang si Raymart noong 2010. Ayon sa mga usap-usapan, mayroong affair daw si Claudine sa anak ni former Balagtas Mayor Rinaldo Castro. Si Martin ay isa sa mga malalapit na kaibigan ni Raymart at ni Derek Ramsey na nooy kasintahan pa ni Angelica Panganiban noong 2010. Noon ay magkaibigan sila Claudine at Angelica, ngunit nagkaroon ng hiduwaan sa pagitan nila. Pinabulaanan naman ito ng asawa ni Martin at sinabi na malapit na kaibigan lang ng asawa nito, sina Claudine at Raymart. Mark Anthony Fernandez. 15 taong gulang pa lamang si Claudine nang sila ay maging opisyal na magkasintahan ni Mark Anthony bilang simbolo ng kanilang pag-ibig. Ipinatattoo ni Claudine ang apelido ni Mark na Fernandez sa kanyang kanang sakong, samantalang si Mark naman ay nagpatattoo ng apelido ni Claudine na Barreto sa kanyang kaliwang sakong. 16 taong gulang si Claudine na magpasya siyang humiwalay sa kanyang pamilya. Nanirahan siya sa kanyang sariling condominium unit at nagkaroon ng kalayaan na gawin ang anumang nais niya. Nagkaroon tuloy ng impresyon na dumadaan sa pagre-rebelde ang aktres, lalo na't ang tingin ng mga tao noon kay Mark na kanyang nobyo ay parang hindi stable. Kasunod nito ay ang serye na matitinding kontrobersya na bumalot sa kanilang relasyon, kasama ng mga akusasyong umano'y paggamit ni na Mark at Claudine ng ipinagbabawal na gamot. Tinangka ni Claudine na ipaglaban ang kanyang pagmamahal kay Mark, subalit sa bandang huli ay napilitan siyang bitawan ito dahil sa dumaraming komplikasyon. Ayon sa isang report ng Philippine Star noong 2002, inamin ni Claudine na umabot sa punto na nagkaroon sila ng pisikal na sakitan ni Mark sa kalagitnaan ng isang mainit na pagtatalo. Ang impormasyong si Mark ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot na walang kumpirmasyon na kasangkot rin si Claudine ay isang aspeto na labis daw kinaiinisan ni Claudine dahil saksihan umano niya ang masamang epekto nito sa kanyang mas nakakatandang kapatid na si JJ Barreto.
Ayon pa kay Claudine, isang beses lang daw nangyari ang naturang pag-aaway nila ni Mark. Grabe nga raw yung gulo na yon na buong condominium na tinutuluyan niya noon ay nabulabog. Ang naturang away daw ang nagdulot sa kanilang paghihiwalay pagkatapos ng 3 taon na on and off relationship. Dagdag pa ni Claudine na nangyari raw yon noong mga panahong talagang labis ang naapektuhan si Mark ng ipinagbabawal na gamot. Taong 1998, opisyal silang naghiwalay. Bukod sa isyu na ipinagbabawal na gamot, mayroon ding malakas na bulong-bulungan noon na di umano'y lihim na nabuntis at nagpa siyang magpalaglag si Claudine noong sila pa ni Mark, isang bagay na mariin na pinabulaanan niya. Sa isang press conference, sinabi ni Claudine ang isyu ng abortion ang pinakamalaking intrigang ibinato sa kanya. Hiyang-hiya nga raw siya noon para sa kanyang pamilya dahil sa mga bintang sa kanya noon. Rico Yan. Ang kasunod na naging kasintahan ni Claudine ay ang yumaong young matinee idol na si Rico Yan. Nagsimula ang kanilang pagkakamabutihan sa set ng Dahil Mahal na Mahal Kita noong 1998. Matagal na noong naghiwalay sina Claudine at Mark Anthony at si Rico naman ay bago lang nakipaghiwalay sa kanyang matagal ng nobya na hindi taga showbiz. Mabilis na nahulog ang loob ni Rico kay Claudine dahil batay sa obserbasyon ng mga nakakilala sa kanya sa industriya ay natural na mapagmahal si Claudine. Noong March 4, 1998, naging opisyal na magkasintahan ang dalawa. Tinuring sila ng publiko bilang perpektong magkasintahan. Bagamat may mga pag-aalinlangan na rin noon ang ilang taga-industriya, marahil dahil na rin sa iba't ibang kontrobersya na kakabit sa kanila. Inisip na kanilang mga tagahanga na sila magkakatuluyan sa huli. Inilarawan pa ni Claudine si Rico na balang araw ay magiging isa itong perfect husband at perfect father. Kaya naman ikinabigla ng lahat nang lumabas ang balita na nagkahiwalay sila noong March 4, 2002 na siyang eksaktong araw ng kanilang 4th anniversary bilang magkasintahan. Sweet na sweet pa kasi sila sa telebisyon habang nagpo-promote ang pelikulang Got to Believe, ilang linggo lamang ang nakalipas. Ang hindi batid ng karamihan, matagal nang may mga problema sina Rico at Claudine kabilang na ang kanilang malalim na hindi pagkakaunawaan. Ngunit inilihim lamang nila ito sa mata ng publiko, lalo na dahil sa kanilang mga pelikulang pinagtatambalan. Noong March 29, 2002, ilang linggo lamang matapos ang kanilang kontrobersyal na pagtatalo at paghihiwalay, pumanaw si Rico habang nagbabakasyon sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Eric Fructuoso. Isang revelasyon ang ginawa ni Claudine sa guest appearance niya sa Gandang Gabi Vice noong August 2015. Ito ay tungkol sa isa pang nakarelasyon niya sa mundo ng showbiz na hindi alam ng karamihan. Tanong pa ni Vice mula kay Mark Anthony Fernandez at Rico Yan, sino pa raw ang naging boyfriend niya sa showbiz na hindi alam ng publiko? Diretsahang sagot naman ni Claudine na si Eric Fructuoso. Sabi naman ni Vice na barkada ito ng dating boyfriend ni Claudine na si Mark Anthony. Natatawang pagsang-ayon ni Claudine na isa na nga lang daw ay nakompleto na niya ang guwapings. Samantala noong April 6, 2020, binalikan ni Eric ang nakaraan sa pamamagitan ng pag-post sa kanyang Instagram account ng isa sa kanyang lumang larawan kasama si Claudine. Ang larawan ay tila kuha noong palibhasa at lalaki days nila nang pareho silang bahagi ng cast. Caption ni Eric sa kanyang post, kilay. Gayunpaman, hindi ibinunyag ni Claudine kung kailan sila naging magkasintahan ni Eric, ngunit ayon sa ilang showbiz insiders, si Eric na ang love interest ni Claudine bago pa man maging sila ni Mark Anthony. Raymart Santiago. Nang malaman ng publiko na nililigawan ni Raymart noon si Claudine, napabalitang sinabi sa kanya ni Claudine na hindi raw siya dapat itong ligawan dahil ang mga nauna niya mga boyfriend ay naging drug addict at ang isa naman ay namatay. Hindi pa raw handa si Claudine na pumasok sa isang bagong karelasyon pagkatapos sa mga kontrobersyang kinasangkutan nila ni Rico. Gayunpaman sa hiwalayang Claudine at Rico ay nasangkot na ang pangalan ni Raymart. Ayon sa mga balita noon, bago pa man ang linggo kung kailan pumanaw si Rico ay may relasyon na sina Claudine at Raymart. Sa kabila ng lahat, nagtagumpay ang puspusang panliligaw ni Raymart kay Claudine at naging opisyal sila magkasintahan noong November 2002, 7 buwan matapos pumanaw si Rico. Makalipas ang 2 taon, palihim na ikinasal sina Raymart at Claudine. Ginanap ang kanilang civil wedding ceremony sa Isabela noong May 2, 2004. Ipinanganak ni Claudine ang anak nila ni Raymart na si Santino. Mula noon, naging larawan sila ng isang masayang pamilya kasama ang kanilang mga anak. Ngunit noong July 4, 2013, kinumpirma ni Claudine na hiwalay na sila ni Raymart at hindi na ito nakatira sa kanilang conjugal home sa Loyola Grand Villas mula pa noong March 2013. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!